I'm sure. No, he takes because it was a blunder. Now on king c6, oh, there is bishop d5 check. King b6. It's not that tricky. Rook takes b7 is a possibility. Where white wins the... Yeah, rook takes b7. White wins a pawn like this. It's an illegal move, knight e3. It's an illegal move. Hello po sa inyong lahat mga kabiyay, magandang tanghali po, no? Ayan, welcome, welcome po sa ating live streaming. Ngayon po, manunood tayo ng video ng mga super grandmaster na gumawa ng illegal move while playing sa mga official tournament. Hindi lang basta official tournament, mga malalaking torneo po ito. Ayan, so ano bang iniintay natin? Manood na po tayo. Check stop c1. 13 seconds left for Fabi. So, ito po St. Louis. Ito next game between Fabi and Hikaru Nakamura. You can make a queen, but so many pawns are leaving the board. Pero nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Ba't sila lumapit? Ba't sila lumapit? Lumapit po sila kasi Fabiano Caruana nag-promote po ng pawn without changing it into queen. Yun ang nangyari doon. Bawal po mag-promote ng pawn kung hindi mo papalitan ng reyna tapos pipindot ka ng clock. So, there was a time po na yung ganun pong klaseng illegal move, promotion without changing into queen tapos nag-press ka ng clock, kinumpleted mo yung tira, eh, automatic talo. And during this time, if I'm not mistaken, eh, automatic talo yung rules na yun. Hindi ko sure, parang 2017 nata na palitan yun na naging ano na, dalawang illegal move na eh. So, ayun na nga. So, nag-illegal move dito si Caruana, pero parang ang nangyari po eh, kiniklaim ni Caruana na hindi pa daw siya pumindot. Ang ginawa kasi eventually, eh, as is eh, hindi dinagdagan ng oras at tinuloy yung laro na medyo nakakabigla. Ayan, balikin natin ang sounds. Maybe they're not playing FIDE rules? I'm sure they are. FIDE rules yun eh. Talo agad, automatic. Like one move illegal, talo. You mean incorrect claim. Maybe Fabi didn't press the clock and then he's getting time. Awesome. Ayun, yun na nga. Pag ikaw ay nag-promote, hindi mo pinalitan, talo po yun. Illegal move, automatic talo. Pero dito po, tinuloy yung laro eh. Tinuloy laro. Ayun, so sayang for the side of Hikaru. Fabi's clock? Well, if Naka made an incorrect claim, wouldn't that be the only way that it would make sense to get ay, tinuloy. Hindi dinagdagan ng oras. Tinuloy. The game continues and now the... Taking that pawn. Ito naman, rook to... Gary Kasparov saka Topalov. Beast, what's the threat? This move threatens rook h1. Ayan, gusto matiin, gusto matay, matiin rook h1, mamatihin na rook h1, yun ang threat niya, mamatihin po ni Topalov si Gary dyan. White po si Topalov ba, mamatihin niya po rook h1. So, kailangan madepensahan yan. Yan, dinepensahan ng bishop f4 para pag rook h1, iaharang yung bishop. Yun nga lang, yung pawn mapopromote at nakita niyo yung ginawa. Nakita niyo yung ginawa. Nakita niyo yung ginawa, ha? Renomote niya, pumindot siya, hindi niya pinalitan. Hindi niya pinalitan. So, during this time, if I'm not mistaken, binago na yung rules. Kasi binago na po rules recently na supposed to be hindi yan, ano, hindi yan talo by illegal yung position na ito. Kasi, ang alam ko, nangyari yung tournament na ito, eh... Ang rules na po, hindi na po one illegal move. Talo immediately sa blitz, dalawang illegal na po. Dadagdagan ka lang ng oras. Pero tumayo na si Gary Kasparov, bumalis na eh. Pero tingin ko, consider this sa inyo sa position na to. Kasi one rock down na siya. Grabe, no? Common illegal, nagpo-promote, hindi pinapalitan. Oh, eto naman po, laban between Magnus Carlsen and Alexandria Kostinyuk sa World Blitz Championship 2009. Ayan. So, actually, video to ni Kostinyuk sa kanyang channel eh. So, ini-explain niya yan. So, naglalaro sila ni Magnus. Kung makikita niyo po, opposite bishop, nagdalawa tore, may mga pawn. So, yan po ang nangyayari sa kasalukuyan. Ano ang gagawin dito? O, ayan. So, tumira lang si Magnus ay itim ha. Itim, ay puti po si Magnus, puti. Sorry, puti si Magnus, itim si Kostinyuk dito. Yeah, shoutout po sa mga nanonood. Rook c1, rook a8. Okay. So, dumepensa lang rook b8, open pile, umatake h4, rook b4. Agresibo, agresibo po ang puti. Agresibo po si Magnus, nag f6. Pagka f6, g6 lang. Okay, pero libre yung h6 pawn. Ha? O sabi niya dapat daw kinain niya. Ina-analyze niya kasi yan eh. Pero during the game, g6 niya yan. Ayan. So g6 niya. And then nag-rook b8. Ayan, kinain po. At eto, medyo lamang na si Magnus. Kasi si Kostinyuk nakain po eh. At eto yung illegal. Ayun, boom.
took the up. Balik na. Nakita niyo po yung video? Nakita niyo yung video? I-replay natin ah. Tingnan niyo yung ginawa ni Magnus ah. Napatayo na lang siya. Actually, hindi siya basically illegal eh, pero touch move siya eh. Ayan. Kasi ang una, ayan, slow motion natin. Nakita niyo ah, yung rook sa e3. Ayan, yung slow motion ni Kostenyuk sa video niya. Nag-rook B2. So, na-port po yung queen dyan eh. Ganun yung nangyari. And then, na-touch move siya, inawakan yung E3. Kaso pag binalak niya kasi yan, libre yung queen sa F2 eh. Libre yung queen sa F2. Kaya nagbalit po siya ng isip. Sabi niya, ay, yung isang tori na lang. Kaso, nag-claim si Kostenyuk. Ayun. Kasi, touch move rule yun eh. Consider as legal pag tinira niya. Parang ganun. Dahil doon, panalo si Kostenyuk. Magnus Carlsen, nag-i-illegal o nagkakamali. Eto naman, nakita nyo, this is between Lebon Aronian and Hikaru Nakamura. Nakakashock po ito, na parang napanood ko to eh, ng live eh. Kasi tingnan nyo, hinawakan ni Hikaru Nakamura yung king. Hinawakan niya yung king. Ang funny part po doon, hindi yung paghawak ng king. Hinawakan niya yung king, tapos sinabi niya, adjust. Hinawakan niya muna, sabi niya adjust. Kasi blunder po, pag ginalaw yung king, matatalo siya. Kasi makaka-king F6. Ayan yung position. Ganyan yung nangyari dyan. So, ang comedy, hinawakan niya muna, saka siya nagsabi, adjust, adjust. Hawak muna sa may adjust. Pwede ba yun? Hindi. Ang rules po, before you touch anything, kung gusto mo ayusin pyesa, sabihin mo, I adjust muna, or jadoob, yun yung sinasabi sa ibang term. May I arrange the pieces. Magsasalita ka muna bago mo hawakan, pero baligtad to eh. Hinawakan niya muna bago siya nagsalita ng adjust. Eh yun, pag nag-move yung king, talo yan kasi magkakaroon ng king F6. Makakalapit yung king. So, reklamo si Lebon sa arbiter. Grabe, at dahil dyan, lungkot niyan kasi ano dapat yan eh, parang candidates ata to eh, yung tournament na yun eh. Anyway, eto, popular to. Laban Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura sa Kabidit Santos. Ayan o, nakita nyo, kinain nyo po. At eto, sikat na sikat tong video na to eh. Boom! Nilamit yung king. Nilamit yung king sa king ni Hikaru. Nakipag lips to lips sa kalabang king. Pero during this time kasi, ang ruling po, hindi na po one move. One illegal move talo. Ang rule na po dito is, bagong laro lang to eh. Since 2017 ata binago yan eh, na two moves na bago ka makonsider talo as illegal. So ayan, dinadagdagan lang ng oras. And if I remember this correctly, Hikaru Nakamura ended up winning the game. Ayan. Pressure kasi kaya nagkaka-illegal. Totoo yan. Kaya yan ang gusto kong sabihin, na pag time pressure, even grandmaster, nag-i-illegal po. Ganun talaga. Hindi maiwasan yan. Okay. So matindi, no? Maraming ganyang klase. Sa akin, maraming beses nangyayari yan. Sige, tuloy lang po natin at marami pang nakapila dyan na mga illegal moves. Meron ng illegal move na ito pinaka matindi sa lahat para sa akin. Nakikita nyo, ayan. So, umatake po dyan si Magnus Carlsen. Nag-blunder. Bishop takes. Knight takes bishop. So, magkiking takes po yan. Bishop B5. Tapos, hangin yung tore pero hangin din yung rook sa kanya sa A7. So, nag-rook takes B7 yan eh. Boom! Check! Check! Check yan! Tingnan yung ginawa! Chumek din! Chumek din ang kabayo! Sumabay! So, nilamitan yung kabayo. Ang malumit. Anong resulta niyan? Nakita niyo yun? Chinek ni Magnus. Pero yung kalaban niya, chumek din. Tapos si Magnus yung umiwas. Anong resulta? Alam niyo, ito yung nakakalungkot na resulta nito, no? Maniwala kayo sa hindi. Ang resulta po nito, Magnus Carlsen, talo. Ganon ang rules ng chess. During this time, one illegal move lose the game. So, pag ikaw nag-illegal, or pag ang kalaban mo nag-illegal, chinek mo, hindi siya umiwas. Hindi niya dinepensahan yung illegal move. May iba siyang tinira. Tapos ikaw naman, hindi ka nag-claim ng illegal sa tinirang illegal ng kalaban mo. Naintindihan nyo ba? Ikaw pa ang considered as illegal. Kaya eto sa position na to, winning na si Magnus dito kasi magiging 2 points up siya dyan. Pansado yan, rook takes, tapos kain sa bishop sa E8, no? Bishop takes E8, tapos kain pa yung F7. Panalo na dapat yan, immediately. No? Pero, dahil nag-illegal siya, kahit na naunang nag-illegal yung kalaban, si Magnus pa yung talo. Ganun po kalungkot yung mga ganyang pangyayari. Nakakaiyak yan. Saklap issues. Oo, sobra pa.
nag-illegal kalaban mo, winning ka na, nag-check, ikaw pa yung nag-illegal, ikaw yung umiwas eh. Nangyari sa akin yan actually, pero during that time, hindi namin napansin pareho na nag-illegal kami pareho. Pero eto, grabe kalungkot yan. World League Championship ito. Grabe, talo si Magnus! Nakakalungkot na pangyayari yun. Malungkot pa yun. Sa malungkot na grabe. Ang saklap nun. Illegal kalaban pero nag-illegal ka din, ikaw po yung talo. Kasi kaya dapat pag nag-illegal kalaban nyo, i-claim nyo yun. I-claim nyo. Grabe o. Oh. Eto naman, Magnus na naman. Kalaban niya po ito si Yanne Pomiachi. Eto, hindi masyado masaklap. Kasi tingnan nyo yung pangyayari ha. Ayan ha. So, tinain po yung kabayo, tinain yung Reyna, palit-palitan. Eto yung illegal eh. Tingnan nyo ha. Kinain ni Nepo yung pawn. Tapos kinain lang ni Magnus. Pero nakita nyo nangyari? Slow motion. Kinain niya po yan. O, kinain niya yung queen, no? Pero, Nepo, promotion yun eh. Dapat palitan mo yun ng kahit anuman. Kung anong gusto mong ipalit. Hindi ka pwede mag-press ng clock without promote or changing the pawn into certain piece, no? Pero kinain niya eh. Eh, buti lang si Magnus, kinain lang din agad. So, hindi nagkapansinan. Hindi na din napansin ni Magnus. No? Pero illegal yung ginawa na yan. At yan, yun lang ang nangyari. Nagkapalit-palit lang ng mga pyesa. Ang ending, and equal lang. Ayun. Sayang yun. Eto naman. Laro ng idol ko. Si Daniel Dubov. Kalaban niya si Manuel Petrosian. Okay. Eto. Matindi din yung illegal na gagawin dito. So, quality down po dito si idol Dubov, no? Quality down, pero may mga pawn na compensation. Ayan, itataas yung video dyan. Ayan, nakikita nyo po. Ayun ang illegal. So, nag-F4. Si, kinain po yung F4 pawn, no? Kinain yung F4 pawn. Check po yun, eh. Ayan, oh. Tingnan mo, papakita ni, didemonstra ni Dubov, eh. Kinain yung pawn sa F4. Tapos, kinain naman ng white yung pawn sa B5. Eh, illegal. Check po, eh. Undercheck. So, pag undercheck na ganyan, eh, illegal yan automatic. So, during this time, ang rules na, sabi nga, 2017 ata pataas, hindi ako sigurado sa mga arbiter dyan. 2017 pataas, ang illegal move, dalawang beses na sa blitz bago matalo. Dati kasi isa lang eh. So, ayan. So, illegal yan. Ibabalik lang yung oras tutuloy. Kung hindi po ako nagkakamali, yung larong ito ay nauwi sa tabla. Ayan. Eventually, pag pinanood niya yung nakabuuan, nauwi sa tabla yung laro na yan. Ayun, so matindi din, no? Ganyan talaga, pag blitz, pagka panic-panic na, eh, hindi mo na mapapansin, nangyayari yan sa lahat. Na kahit sino ka pa, Magnus Carlsen yan, nag-illegal din, di ba? So, pag time pressure talaga, hindi mo maiwasan mag-illegal move. Ayun. So, ganun po talaga. Ayan, tinuloy lang yan, pero yung game ay nauwi sa tabla. Eto, matindi po ito, no? Against Gunina and Juwenjun. Ayan, matindi to. Ito kasi, ito yung one way to do illegal move na good move. Anong ibig sabihin yun? Yung nag-illegal move ka na dito, pero good thing yung ginawa mong illegal. Bakit? Explain ko. Tuloy natin. Ayun, pumunta yung king sa C3, check ng knight. May knight po sa E4 eh. So, illegal. Illegal po yan. Pero ang illegal kasi, during this time, I think this is a rapid game, dalawang illegal bago ka matalo. Okay. Ngayon, bakit ko sinasabing good move pa yung illegal move sa ganitong sitwasyon? Minsan, no? Sana man hindi yung ginawa niya. Pero kasi, pwede ka po kasing manggulang sa laro dahil po sa rules na ito. Kaya dati ang rules, one illegal move lang, para talo agad pag nag-illegal. Pero ngayon kasi, binago nga nila, dalawang illegal move bago ka matalo. So, ang style po, explain ko lang to. Ito ang style na ginagawa minsan, okay? Ang style na ginagawa, baka magamit nyo to sa laro. Pag ikaw po ay time pressure na, let's say 10 seconds ka na lang, tapos napaka-komplikado ng posisyon. 10 seconds ka na lang, komplikado yung posisyon, hindi mo alam ititira mo. Ang style ng iba, mag-i-illegal on purpose. Sasadyain po yung illegal move. Bakit sasadyain yung illegal move? Kasi pag nag-illegal ka, ano mangyayari? I-stop yung oras ngayon. Tatawag ng arbiter. Eh, habang tumatawag yung arbiter, inaayos, dadagdagan yung oras ng kalaban mo, yun kasi yung violation mo,
illegal, ang plus sa kalaban mo, madadagdagan siya ng oras. Pero it doesn't matter na yun sa side mo eh. Ang importante sa'yo, magkaroon ka ng time mag-isip. Kahit pa magdagdagan pa siya isang oras eh. Kasi segundo ka na lang eh. Kailangan makita mo yung tamang tira. So, ngayon, habang nagsiset up ng clock yung arbiter, ikaw ngayon, isip ka na ng isip. Nabigyan ka ng at least 1-2 minuto o mahigit pa na makapag-isip. Kasi nga, sineset up yung clock. Kaya minsan, yung illegal move, sinasadya po ng mga player. Yun ang totoo doon. Kaya eto, good move yung illegal niya. Kasi ayan, may time siya mag-isip, makahinga-hinga. Kaya si Gunina, naman kung sinadya niya illegal. So, kasi yung position, hindi naman, parang tumakbo lang siya eh. Life hacks coach, eh. Genius yung gagawin mo na yun. Parang additional 1 minute, extra time to think. Yun yung malapit sa ganong klaseng ng illegal. Ayun, na pwede mong gawin. Insan, no? Kaya nga ako, sana pag blitz, 1 illegal move lang. Pero ginawa nilang to eh. Mission successfully failed, tawag yan. Coach, mission successfully failed. Ayun, so yun yung ginagawa minsan. No, I mean, from her face expression. Ayan, so tatakbo na yung king niya sa tamang square for sure. She I mean, was she was shocked yes. herself. So, first attempt didn't really work. You can see Arbiter. Yeah. Okay, so, ano naman ang gagawin? And, ano pa yung may last video pa? Ano po eh. So, that's... I mean, that would be a fine, funny episode if not for the fact that... Para-paraan! Yes! Ganyan talaga. May para-paraan. Yeah. Ayan, so, tinitapos King B5 lang siya. King B5. Sports na yan. Eto, Magnus Carlsen, kalaban niya po si, sino yung kalaban niya? Si Ernesto Enrique ba yun? Ay, sino man kalaban niya? Balik nga natin ng konti. Hindi ko nakita kung sino pangalan ng kalaban niya. Nakalagay yung name dyan eh. Lagay ko yun eh. Ayan, si Boris Savchenko. Okay. So, kinain-kain, eto, Magnus ang mag-illegal dito eh. Kung mapapasin nyo, quality up si Magnus. Quality up! Pero tingnan nyo gagawin ni Magnus. Nag-king move. Oh, nag-rook behind the pawn, tapos king move na naman, nag-king move ulit, umatras yung bishop, and then nag-king move! Di-release! Nakita niya ginawa! Ni-release niya yung king sa e4, tapos ang ginawa niya, binago niya. Inililipat niya ngayon sa king c4. Bakit? Kasi pag nagpunta siya sa e4, may check po na bishop f2, tuhog yung tore. At hari. Hari. Kaya binago niya eh. From king e4 sana, release move. Wala na. Alis ka na lang, Magnus. Resign na lang. Kasi babagsak yung kanya pong tore. Ayun. Salamat po sa panonood. So, yun po yung ating top 10 illegal moves na pwedeng gawin sa torneo. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Pasensya na kung hindi ako makabasa ng mga comment nyo while live streaming. Thank you po sa mga nag-send ng star, no? Salamat. Pa-shoutout kay Frederick Alponga Wambot, ayun, kay Jojo Tan Belda the second, salamat sa star. Pressure kasi, totoo yan, Joshua, pag pressure, nagkakamali, Paul, parang unfair yung mabili, ganun talaga yung rules eh. Ganun yung rules dati, pag nag-illegal kalaban mo, hindi ka nag-illegal pa din, kung sino huling nag-illegal, siya yung talo. Mission successful feed, yan. So, salamat po. Legal but unethical, sabi ni Tonya Villasis Yula. News that you accepted. Coach. Ayan, maraming salamat oh. May top 11 sabi niya, walang aamin. At yan sa Alpha. Ayun, walang sounds please. Meron kanina pa, nanonood sila, napapakinggan nila eh. Anyway, marami pong salamat sa inyong lahat na nanonood ng simple live streaming natin. Gagawin natin 'to madalas. We're going to watch videos, mag-analyze tayo. Hindi lang 'yon. Abangan nyo po yung mga susunod na video reaction natin na kung saan yung mga laro pong interesting na mga malalakas o sikat na laro na sikat na player, gagawin po natin ng video reaction. Not just that, gagawin din natin ng video analysis kasabay ng live streaming. Ayan. So abangan nyo po. Marami mong salamat sa inyong panonood. By the way, inatanggap ako kahapon eh. Kahapon po ito. Tingnan nyo. Paano pa to? Naka-plastic pa. Ayan po. Natanggap ko na kahapon. Dumating kahapon. Kahapon lang. Ayun. Ayan. Ito po ang ating pong YouTube silver button. Natanggap ko na po kahapon lang. Nag-iba yung kulay ko. Pag nataas ko, nagmumula. Ayan. So...
Presented to Viajerong Chess Coach for passing 100,000 subscribers. Ayan, YouTube Silver Button. Ayan, maraming salamat sa suporta ninyo. Thank you so much. At wala akong masabi kundi thank you. Sana po patuloy nyo kaming suportahan yung aming mong Facebook page at YouTube channel. At abangan nyo po yung mga tuloy-tuloy natin na paggawa ng mga videos. Hindi po titigil tayo dyan. Tuloy-tuloy yan. Ayan, maraming salamat. So hanggang dito na lang tayo. At kita-kits po tayo sa susunod na live. God bless po sa inyong lahat, mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you. Thank you, thank you sa mga bate. Salamat.